Okay, good morning mga bossing. Ang video ngayong araw na ito ay very special sa atin dahil kasi meron tayong isa-celebrate ngayon mga bossing. Kayo nandiyan dyan out there na patuloy na sumuporta sa atin. Alam nyo, meron tayong good news. So, good news ngayong araw na ito mga bossing. October 15 ay salamat sa inyo dahil na-hit na natin yung 100 subscriber natin. So, natutuwa lang ako na sabihin sa inyo mga bossing kasi talagang nung nagsimula tayo nitong garden natin at tingnan nyo naman ang garden natin ngayon, ano, parang binagyo. So nasa na yung mga halaman dito, grabe na wala ng mga halaman, may bagyong dumating sa amin dito mga bossing, matindi ang lakas na, nabibiro lang po ako. So ito ngayon yung picture mga bossing ng ating garden kasi October 15 na ngayon, it's a fall season, yung sinasabing taglagas na. So talagang ang weather namin ay drop down na, talagang bumababa na siya. Lumalamig na lalo na sa mga umaga. Kaya nakita nyo naman to, yung ating halaman ay wala na talagang natuyo na, namatay na sa sobrang lamig. So meron pa tayo ng konti dito at kung napapansin nyo yung iba ay niligpit na natin. Ito yung ating kalaykay at mga walis. Yung iba mga namatay na katulad nito mga bossing ay ating itinapo na. At makikita nyo naman na yung dating during the summertime nakikita natin dito na napakaganda. Ngayon ay wala nang kabuhay-buhay ang garden natin but going back to the subject, mga bossing, ay nagpapasalamat nga ako dahil alam nyo, nung ako ay nagsimulang mag-vlog, mag-YouTube natin, i-YouTube natin itong garden natin to. Alam nyo ba kung ilan lang ang subscriber natin sa ating channel? I believe mga 8 lang. So, mabibilang mo lang sa daliri mo, mga 8 lang I believe when I started, you know, vlogging that was nga first week of May nung nagsimula na tayong maggawa nitong garden natin at nandiyan dyan naman sa ating mga video mga bossing at nakikita ko nga doon ay basta ang ginagawa ko lang talaga during that time mga bossing ay sige lang upload lang tayo ng upload ng ating video at sabi ko nga ay kaligayahan na lang natin, katuwaan na lang natin na ma-share natin yung mga ginagawa natin dito sa garden upang yung mga kaibigan naman natin, mga kabossing natin dyan na nagnanais na magkaroon ng idea about this gardening mga bossing ay magkaroon ng idea din kung anong ginagawa natin ngayon. Ginagawa natin dito yung ating pag-ani ng ating yung pagpapatubo ng ating mga halaman, kung paano sila tumubo, nakita nyo naman dyan sa ating mga videos kung ano yung mga harvest natin. So, at ngayong araw na ito mga bossing ay meron tayong basically may hinanda ako. May hinanda akong cake para sa ating first 100 subscriber. Dun nga sa aking YouTube channel ay nagkaroon ako ng notification doon. Sabi doon ay congrats for hitting 100 subscriber. So, I believe that is from the YouTube which I really recognize and appreciate that. Ang tayo ay kung makikita ninyo ayan ang kamatis natin, ayan kung makikita nyo kamatis natin mga bossing, tayo ay magsisindi ng ating cake. Sana wag ayan magsisindi tayo ng ating cake celebration natin for ating 100 subscriber ng ating American Pinoy organic home gardening. So siguro ay ayan, umaano na siya. So ito ang ating celebration ngayon for hitting 100. I'm very proud, you know, I'm very proud and I'm very thankful and I do appreciate yung ating mga subscriber na hopefully sa susunod na 200 natin ay magkaroon tayo ng mas malaking cake. Ito ang pinakamalaking bunga ng kamatis natin. So, iihipan natin ngayon. Ayan. Uy, hindi na ayan. Hopefully, hindi mamatay siya. Naigin naman ngayon at hindi masyadong malakas ang hangin. Ayan. So, isa-celebrate natin yung ating 100 subscriber ngayon.
At ito mga bossing ay para sa inyo. Salamat sa inyong suporta. At we're hoping and I'm praying na sana ay magkaroon pa tayo ng maraming subscriber down the road na makakapagbigay tayo ng maraming mga idea, mga blessings, mga ideas, mga projects na at least may share natin na mapagkukuhanan din ng ibang ating mga kabossing na magagaya nila if they're interested about doing it. So ibulong na natin. Woo! Congratulations! Ito mga bossing, ang ating unang kamatis na pinakamalaki na nakuha natin sa garden natin at sineselebrate natin bilang isang cake. Isang cake natin sa ating 100 subscriber. Mga bossing, para sa bossing ay it could be magsa-sign off muna tayo dito sa ating garden ngayon. Dito sa ating outside garden at hindi na muna natin sigurado magagalaw to dahil kasi wala tayong choice. Babalikan natin tong garden na ito sa susunod na spring. And that was ngayon ay October, November, December, January, February, March, April, May. Balik tayo dito siguro ng May after 8 months. Okay, so, mga bossing, ito na ang ating bagong magiging garden ngayon. Yung ating greenhouse na ginawa para dun sa ating mga mahal na babies doon. Nang iba ay nakasurvive pa at inilagay natin dito. Kung mapapansin yung mga bossing, ayan sila sa loob. At kung paano natin ginawa, nakita nyo naman yung mga videos natin dyan down below. Makikita nyo kung paano natin sinimulan tong ating greenhouse. Basically, sabi ko nga sa inyo, ginawa natin tong ating greenhouse nito. Itong lahat na nakikita nyo, ayan. Yung kabuuan na yan, mga bossing, ang gastos lang natin dyan ay pako. Pako, tapos konting sealer lang nabili natin, siguro. Sabi ko nga, siguro magbastos lang tayo dito ng mga less than $50, the whole building na yan. Kasama pati yung mga bubong doon sa mga salamin na bubong na ginamit natin ito. At kung paano natin ginawa ito mga bossing, tingnan nyo dyan sa ating mga video down below kung paano natin sinumulan from start to finish. Makikita nyo kung paano natin ginawa itong ating greenhouse. Yung project na ito na unti-unti ng lahat ng ginamit natin ay galing doon sa basura ng ating mga kapitbahay. Makikita nyo yung ating mga halaman doon sa loob. Mamaya papasok tayo at pakikita ko sa inyo kung paano na sila doon at kung ano nang ginagawa ng mga halaman natin doon na from there na kung pinabayaan natin at hindi tayo siguro gumawa ng ganito ay siguradong patay na yung mga halaman natin doon. So, tingnan natin sila ngayon sa loob. Okay, papasok na tayo sa ating greenhouse. Mga bossing, pasensya na. Talagang grabe pa ang kalat dito dahil kasi patuloy na naglilipat tayo. Basically, kaninang umaga na pagising natin ay patuloy pa rin tayong naglilipat ng ating mga halaman. Mga bossing, ito na yung ibang mga halaman natin dito na inilagay sa greenhouse natin. Yan ay temporary pa lang yan. At kung makikita nyo, ang dami pa rin talaga nilang bunga. Kung makikita nyo, ang lalaki pa rin ng mga bunga nila. Oh. Pero yung ibang mga dahon nila talagang nangangatuyo na sa lamig. Kaya ipinasok natin sila dito sa ating greenhouse. Tingnan din natin ang performance nila. Kung iba ay talagang mamamatay dito, so makikita din natin. Ngayon, ito mga bossing, yung ibang mga inilipat natin. Nagsimula kami maglipat kahapon. Siguro mga 3 days na kami naglilipat at yung iba naman ay nauna ng inilipat natin. I believe may mga 1 week na rin siguro. Katulad nito, look at this, yung ating mga peppers dito. Naku, napakaganda ito mga bossing. Patuloy pa rin silang talagang nagbubunga at basically nahihinog sila. Kung ito ay hinayaan natin sa labas, naku, patay na. Kawawa naman. Isipin nyo ba naman, hahayaan lang ba natin itong mga bossing na kainin lang ng lamig at patayin ng lamig. So talagang napakasakit sa pakiramdam sa puso natin na talagang hahayaan na lang natin itong mga halaman natin. So ito na sila mga bossing dito sa ating greenhouse. At ayan, naku, parang na tayong gubat dito. So ito ay inilipat namin 2 days ago. So hindi ko pa rin sila naayos at nagpuprod pero nakita ko na talagang hindi sila na lanta. Ito kasi ay magtatatlong araw na ngayon. So ang bulaklak nila ay patuloy na nabuhay. Ayan, makikita nyo mga bossing. At maganda ang pagkakalipat natin. Makikita nyo ang mga bunga nila dito. Siguro ito ngayon ay hindi ko pa nanulugaran na i-prune sila at itali sila kasi itong ibang mga kamatis natin ay napakatataas nila. Pero maganda na ang kanilang pwesto dito. Yan, kung papansin ninyo, ang bunga nila dito patuloy pa rin ng
Ayan, karaming bunga niya mga bossing, oh. Ayan, oh. Yan, nung nilipat namin dito mga bossing ito, ay talagang dala-dala pa rin namin, dala-dala nila yung bunga nila. Basically, yung isa na yun, wala pang hinog nung nakaraang araw, pero nakita ko, nakita ko nang nahihinog yung halaman, yung isa na yun. Ayan mga bossing, nakita nyo na yung mga halaman natin sa loob doon, kung ano ang ginagawa nila doon. At ako'y nagpapasalamat naman ay they could be able to keep up at patuloy silang lumalaban na mabuhay sila. At ibig sabihin ay nais pa rin nila talagang makasama tayo at makita natin yung kanilang mga performance the whole winter time. So sa ating mga kaibigan na hindi pa subscriber, kung kayo ay interesado at kung nais nyo mag-join din sa ating journey dito ng ating organic home gardening, ay po pwedeng iniimbitahan ko din kayo, and you are very much welcome to our channel to be one of our subscribers. Sana pagdating ng ating 200 ay mas malaki pa yung ganitong makuha natin dito sa loob ng ating greenhouse. So titingnan natin yan mga bossing kung gaano kalaki ang bunga doon sa labas ng ating garden compare dito sa greenhouse, at makikita natin yung klase ng bunga na ibubunga nila dito sa greenhouse. So tingnan natin yung performance nila. Doon nakita na natin yung kanilang performance doon sa labas sa garden natin with the full blast ng sunlight, yung spectrum ng sunlight talagang kuha nila. Pero dito sa ating greenhouse ay makikita din natin kung anong klaseng performance ang gagawin nila, in spite na parehas lang ang mixture, parehas lang yung klase ng lupa na inilagay natin dito sa loob at yung klase ng lupa na nilagay natin dun sa labas. At yun ang makikita natin down the road. So mga bossing, again and again, thank you very much for my 100 subscriber. And thank you for watching the video. Mabuhay tayong lahat. And see you on my next video.